bet it go high. Filipino, 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 Filipino. Maraming netizen na nagtataka, no? Just curious lang, how come CPP, NPA, and NDF was able to produce weapons and equipment, no? Well, aside from seizing army troops and yung sa mga bayan natin, do you have any idea or lead where are the resources coming from? Number one, from Globe and Smart because of extortion money. On the documents and on our experiences, based on party discussion with the leadership. So may mga private companies. Number one, Smart and Globe. Yes. Wala na kaming patupik-tumpik. That's 200 million on the average every year. Extortion money yan. Kaya for the last almost 10 years, wala nang binobomba at sinusunog ng mga cell sites. Nalalaman namin yan, alam nila na ito, kasi kapag may order na hindi magbayad, bababa yan sa unit. Ang magpapatupad yan sila ka-IV, ka-Noel, ka-Amihan. Kami sa National NPA. At dahil wala na, nagbabayad na, di tigil na. Number two, mga AAA contractors. Kaya kami nanawagan sa government, Pangulong Duterte, sir, CPNP, and the AFP, ipatawag na natin itong Globe at Smart at mga malalaking korporasyon at kumpanya kasi naluluto na po ang taong bayan sa sariling mantika natin. They pay taxes but they give more to the NPA. In what terms? Because they give more for the CPP, NPA, and NDF to be able to launch terrorism, to harass, destroy, and put forces that will be able to put down the government. Malinaw po yan. Pangalawa po, nanggagaling sa NGO racket. Anong NGO racket? Number one racket, Ibon Philippines. Ang Ibon Philippines ay Central Committee, Communist Party Research Institution. Are we sure about that? Yes, we are. We are sure of that. Yan ay pinapatakbo ng CPP. Very clear yan at marami pang NGO at mga organizations na ginagamit para pasukan ng pondo. In fact, ang alam natin ngayon, ang Rural Missionaries of the Philippines, kung saan very active si Sister Manansan at ang kanyang mga grupo, ay isa sa identified based on proof, declaration, testimonies, recoveries, and evidence na mga kasamang nandito, yan ay malinaw na daluyan ng pondo, conduit of funds. So sa tanong mo sa armas, sir, hindi naman po maraming armas nila. Pero ang karamihan ng armas po ay nanggagaling doon sa mga raid, na mga detachment, patrol base, police station. Pero sa ngayon po, nakabili din sila po ng mga armas. And I think iniimbestigahan naman yan sa PNP. At yan po ay open secret kung si Senator Lacson ang magsabi niyan. Yes, alam po natin yan, nakabili sila ng armas. Lalo ng AK-47 by the hundreds. Pero tinigil yan kasi na booking na ang ruta pala nila ay mining company sa Mindanao gamit ang security permit para makapurchase ng mga firearms. Kaya dapat ito tingnan ng government. Pati na ang pagbibigay ng lisensya sa mga grupo ng Arms Corps. Yes. Bakit? Kasi nung kasagsagan ng Marawi siege against the Mouthy ISIS, intercepted itong mga bala galing sa Manila. Pero pang-apat na biyahe na ng grupo na yon, ang tatlong biyahe papunta Agusan at Compostela Valley area na wala namang Mouthy ISIS. So saan ang gagaling ang bala? Sino nagpa-facilitate? Yan ang papel ng mga urban operators kagaya ng mga party list at mga organisasyon na itinatayo ng Communist Party. Thank you po. Thank you so much, sir, for the brave answers po. Gusto ko lang dagdagan. Gusto ko rin i-address yung mga local politicians kasi malaking bahagi yung kanilang pagsuporta hindi lamang sa pakikipag-alyado, maging dun sa mga binibigay nilang armas. Sa loob ng Kongreso, hindi lang naman makabayan block ang nauugnayan o ang kinukonduktahan ng CPP, NPA, NDF. May mga politicians talaga na alyado at direktang nakakausap ng mga unit ng NPA, mapakongresman hanggang sa pinakababa, hanggang sa mga barangay council, mayor, SB, governor, na talagang direktang inaalyado at kinakausap ng NPA. Ngayon, kung ayaw rin naman natin na ma-question tungkol doon, di tayo ay maging tapat. Kasi kami, mula sa iba't ibang rehiyon, hindi naman kami biglaan lang na sumulpot. Galing ng Luzon, Visayas, Mindanao, kilala namin locally sino yung mga nakakausap. At ngayon pa lang, ako nananawagan ako sa mga nakakausap na mga politiko at nagsusuporta sa CPP, NPA, NDF. Mag-withdraw na tayo ng support natin. Ibalik natin sa gobyerno yung suporta natin. Sabi nga, di ba, whole of the government approach. Sino po
Marami po. Marami po. Sina Congressman Nolasco, sina Mayor Palataw, marami po sila. Halos lahat ng mayor sa bayan ng Cagayan ay nakakausap. At pag kinakausap po yan sa permit to campaign, i-first late po yan, nasisingilan. Hindi po yan isa-isa. Halimbawa, yung may sina Congressman Nolasco, pasensya na po pero yun po yung totoong nangyayari. Nakada nandoon ang unit ng NPA, farm niya ang dinidirektang pinupuntahan, bumabagsak ang karton-karton na supply ng unit sa unit ng NPA ng mga pagkain, damit, etc. Yun po ang totoong nangyayari. At pag kinausap namin yun, yung buong slate niya, dala-dala niya na po yun kasama nung bayad para sa permit to campaign. Does Mr. Nolasco and the others also give weapons to the NPA? Yes. Sino sa kanila po, ma'am? Particularly, Congressman Nolasco. Okay. Yung question na yon at dadagdagan ni Canuel kasi hindi lang yun sa Cagayan Valley. At gusto kong ilinaw ito. Wala na po tayong no holds barred na tayo dito. Nagtaya na kami ng buhay namin dito. At nandito na rin kayo, edi bigyan nyo kami ng pagkakataon na marinig ng buong mundo. This is the purpose na nagpapasalamat kami sa inyo. Canuel, may rejoinder lang si KIB, then I'll get back to you. Canuel, may dagdag na si KIB. Actually, totoo naman yung sinabi ni Ivy, no? At saka sinabi ni Eric. Ako bilang spokesperson ng NDFR South Mindanao Region, marami rin akong nakausap ng mga politiko. Pero ito rin nais kong linawin. Kahit nagkakaroon ng parang tactical na alliance sa kanila, pero hindi naman talaga sila supportive sa revolusyon. No? Takot sila dahil may armas yung NPA. Tapos sila, ang politiko kasi, likas naman sa kanila na kaibiganin lahat, basta makapadeliver ka ng boto. So they will do everything. And yun yung nangyayari. Na ini-exploit sila ng CPP in PA. Nakuha nyo yung punto. Ibig sabihin, itong mga politiko na to, yung iba sa kanila is willing victim. At yung iba sa kanila, takot lang talaga. Kasi nandyan yung CPP in pay in debt. Kung hindi sila magbabayad ng permit to campaign at malakas yung mass base ng NPA doon, susunugin din namin yung mga election materials nila, sasakyan nila. And even we have experiences na pati mismo yung politiko, binobomba namin. Ikaw yung politiko ngayon, malakas yung NPA doon, ano yung gagawin mo? So ibig sabihin na may kasalanan pa rin ito, mainly, is CPP, NPA, NDF. May ano sa loob eh, may principle yung sinasabi dyan, political power comes out from a barrel of a gun. Yan yung sinabi ni Mao Zedong. Yan yung ginagamit ng NPA ngayon para takutin yung mga politiko. Kaya may mga politikong natatakot talaga at na-force na magbigay kahit hindi nila gusto. Laban Pinas!